Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, sa pag-boom ng Aqua o Paino Sir at Yellowface o Paino, maaari po bang lalong babagsak ang presyo ng mga Lutino Opa po? Share your thoughts, sir, please. Thank you. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isishare ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa tanong sa atin ng kaibon natin, kung babagsak daw ba lalo ang presyo ng mga Lutino Opa dahil dito sa pag-boom ng mga Aqua Opa Ino at Yellowface Opa Ino? Mga kaibon, sa tingin ko po hindi naman siguro babagsak ang presyo po ng mga Lutino Opa. Dahil alam naman natin na magkalayo po ang presyo ng Lutino Opa doon sa mga Aqua Opa Ino at Yellowface Opa Ino. Sa madaling sabi mga kaibon, kukunti lang ang talagang afford yung mga Yellowface Opa Ino and then itong mga Aqua Opa Ino. Kaya sa madaling sabi rin, dahil hindi natin abot yung mga ganong mutation, okay na tayo dito sa mga mutation na abot kaya. And then talagang kayang-kaya ng bulsa natin, kagaya po nitong mga Lutino Opa line. Pero mga kaibon, depende pa rin po yan sa mga kaibon natin na sealer. Kung hindi natin bababaan yung presyo ng mga Lutino Opa, hindi po ito babagsak. Alam nyo mga kaibon, sa Crimino Opa, medyo mataas na po ang presyo niyan. Itong mga nagpa-project ng mga Aqua Opa Ino or kaya naman itong mga nagpa-project ng Yellowface Opa Ino, dito lang din naman yan kukuha ng materyales sa mga Lutino Opa or kaya naman dito sa mga Crimino Opa. Kaya mga kaibon, sa tingin ko, hindi naman talaga totally babagsak. Depende lang po yan sa sealer. Kung babaan nyo ng babaan ng babaan ng babaan po ninyo ang presyo, halos ipamigay nyo na, talagang babagsak po yan dahil makakasanayan na po yan ng iba. Kaya po para sa akin, depende pa rin yan sa sealer. And then dito sa mga Aqua o Paino, dahil magkalayo naman po ang mga presyo niyan sa Lutino Opa, palagay ko hindi po babagsak. So yun lang po ang opinion ko mga kaibon. Pangalawang katanungan sa atin, sir, tanong lang po, may pares akong nagmate at nag-egg, kaso yung nesting material kinakahig ng hen sa nest box. Ano po kaya ang dahilan? Pwedeng gawin? Salamat po and God bless. Mga kaibon, meron tayong naging content regarding dito. Halimbawa, yung breeder po ninyo, kinakahig ng kinakahig at nilalabas ng nilalabas yung nesting material. Alam ko po na kapag kaganyan, dahil na-experience ko po yan, manipis po ang nesting material niyan. Ngayon, ang mapapayo ko, kagaya po ng ginawa ko, meron tayong breeder na ganyan, ang ginawa ko, binigyan ko tuloy ng nesting material. So, sa pagbigay ko ng nesting material, nag-nesting naman siya, nilagay niya sa pugad at yun, hindi na po kumakahig or naglalabas ng nesting material. So yan lang po ang gawin ninyo, dagdagan po ng nesting material. Mas maganda, bigyan mo ng sanga ng malunggay. Bigyan mo sila ng bigyan ng sanga ng malunggay at gagawin pugad nila yan at hindi na po yan magkakahig. Ganun lang kasimple. So yan po ang pangalawa. Pangatlong tanong, boss, as lang, ano po ba ang magandang i-pair sa Lutino Opa na cup or hen para po mas maganda ang lumabas? Salamat po. Para sa akin, kung meron kang Lutino Opa, mas maganda parisan mo po yan ng par blue opa line split ino. So halimbawa meron kang par blue opa line split ino, kapag pinagbangga mo yan, maglalabas po yan ng Lutino Opa sa visual Lutino Opa split sa par blue, at maglalabas din po yan ng green opa line split ino split sa par blue. So yan po, pwedeng-pwede naman Crimino Opa. Ayos din po yan para po dyan sa Lutino Opa mo.
Huwag ka na po mag-pair ng kapwa niya green. Mas maganda, visual na po na par blue para din sa project remain opa. So yan po ang tanong sa atin. Ito yung panghuling katanungan sa atin ng kaibo natin. Idol, may pares ako na albino na kak at Lutino na hen. Matagal na silang magkapares. Isang beses pa lang nag-itlog. Tapos di naman nabuo lahat. Ngayon naman, hindi naman nag-itlog yung hen. Ano kaya ang magandang gawin, Idol? Salamat. Ang ganitong klase na nagmimate ng itlog, tapos infertile, tapos antagal masundan. So sa mga basal, minsan normal yung ganon scenario na minsan medyo nadidelay. Pero ito lang po mapapayo ko dyan. Ang unang step na gawin mo, yung pinakampuetan ng hen, gupitan mo po siya, triman mo. Pwede mo rin triman yung sakak, pero okay na kahit na yung hen lang. Triman mo yan, ang purpose niyan. Ang purpose po niyan, para pag nagmate sila, talagang fertile, pasok na pasok. Kung mapapansin niyo po sa page ko, sa reels ko na mga video, yung mga breeder natin, mga basal po ang nandoon. Pero ang basal natin, nangingitlog po ng 4, nangingitlog po ng 5, perfect po. Puro yan may laman. Yan lang po ang sekreto dyan. Gupitan nyo po yung pinakampuetan para po pasok na pasok. At hindi lang po dyan dapat nagtatapos. Ngayon dahil ganun ang nangyari na yung breeder nyo po padelay-delay ng pag-itlog, tapos yan, infertile nga. Unang i-consider mo dyan yung ibon mo po, wala sa kondisyon ng katawan. Wala sa kondisyon po ang katawan, dahil kapag po nasa kondisyon ang katawan yan, laging aggressive po pareho yan, lalo po nasa breeding age na. Kaso nga po wala sa kondisyon ang katawan, kaya po ganyan, bihira magmate or hindi nga nagmimate dahil nga po wala sa kondisyon ang katawan. Isipin nyo kasi kung wala sa kondisyon ang katawan ng cock, 3 minutes to 5 minutes ang mating niyan bago matapos. So napakaraming bayuhan yan, mga kaibon. Ngayon, alam din ng kak niyan na hindi niya kaya ang ganong katagal, kaya hindi nakikipagmate. Ngayon, ang gagawin niyo po dyan, ikokondisyon niyo po ang katawan ng mga alaga po ninyo para po laging ready. So meron na tayong mga nagiging content regarding dito sa pagkondisyon, pero para kay sir, magbibigay tayo ng idea. Sa pagkondisyon niyan, una paliguan mo muna. Sabay. Yun talagang basang-basa. Kinaumagahan, halimbawa pinaliguan mo, halimbawa magpapaligo ka ngayon. Halimbawa nagpaligo ka kanina, for example, dahil ngayon hapon na, kaninang umaga, for example, pinaliguan mo siya. Kinabukasan, kinaumagahan, doon sa breeding cage, pupurgahin mo na po dapat yung mga alaga po ninyo. Pinaliguan mo kaninang umaga yung mga alaga po ninyo. Bukas magpupurga tayo. Ang gagawin nyo dapat, hapon, kaninang hapon, dapat tanggalin nyo na po yung painuman at patukaan. Tapos, kinaumagahan, una po ninyong ibibigay yung tubig na merong pamorga. Ang ginagamit ko pong pamorga, hammer ng sagupaan. Dalawang patak lang nun, haluin sa tubig, ibigay nyo po doon sa pares na pupurgahin po ninyo. Ngayon, halimbawa nakita mo na uminom na, so kapag nakita mong uminom na yung dalawa, mga 3 minutes or 5 minutes lang, ibigay mo na po yung patuka. Yung patuka nila. Dapat ang una mong ibibigay yung tubig na may pamorga, wag mo munang bibigyan ng patoka para hindi mo na makakain. Kapag nakita mong nakainom na, doon ka na magbigay ng patoka, mga 5 minutes or 3 minutes, ibigay mo na. Ang purpose kasi niyan para malinis talaga yung pinakang loob ng katawan ng mga alagahan natin. Mailabas yung mga toxic sa katawan at bula-bulate sa mga excuse po sa mga kumakain. Yun ang purpose natin doon, mga kaibon, para mailabas. Para po kasi kapag po meron silang itlog, mataas ang tsansa ng fertility. Bukod sa mataas ang tsansa ng fertility, kapag merong inakay na yung mga alaga natin, walang kaagaw sa nutrients, at mataas ang nutrients ng katawan ng breeder natin,
para mabilis lumaki yung mga inakay at malulusog na mabuhay. Ganon po kasi ang purpose niyan. Ngayon, napurga mo na, 4 hours, tanggalin mo na po yung tubig na may pamurga. Kung meron kang probiotics dyan sa ibunan mo, yun po ang ibigay nyo. Kung wala, kahit dextrose powder, mahimasmasan lang yung alaga ninyo. Ang maganda sana kung meron kayong probiotics para po, kasi kapag pinupurga natin ang mga alaga nating ibon, nilalabas po niyan ang bakterya sa katawan, mga toxic nila dyan. Nilalabas niya ng mga bakterya, kasama po doon ang tinatawag natin na good bacteria na tumutulong sa katawan ng mga alaga natin, na ilalabas din po yon. Pero kung meron kayong probiotics, na ibabalik po ang mga good bacteria. Pero kung wala naman, kahit dextrose powder, okay na. Ngayon, dahil napurga mo na yan, doon ka na sa pagpatuka. Straight yan. African mix, mas maganda kung ang African mix mo merong halo. Merong halong sunflower seeds, kahit na 5 or 10 piraso, additional lang. And then magbigay ka po ng araw-araw na vitamins, and then magbigay ka po 4 times or 5 times a week gulay. Mas magandang ibigay mong gulay dahil nagpapaganda ka ng katawan ng mga alaga po ninyo. Nagkukondisyon ka. Ang maganda dyan, kangkong. So yan po ang tamang gulay sa mga nagkukondisyon ng mga gagawing breeder. So halimbawa, straight na yan ng 2 linggo. Nagbibigay ka ng additional na sunflower sa patuka at nagbibigay ka ng gulay. Hipuin mo, kapag maganda na ang katawan ng alaga mo po, ibalik mo na yung tamang patuka na wala nang halo na sunflower sa patuka nila. Kung African mix ang binibigay mo, yun na lang, African mix na lang. Huwag mo nang additionalan pa ng sunflower. I-maintain mo na yan para hindi naman magkasapola. Ang importante kasi dito, dahil kinikondisyon natin yung alaga natin, bumuka ang katawan para maging malusog. So mas maganda nga sa patoka, ganito ang gawin mong mix kagaya ng ginagawa ko. For example, 3 kilong African mix, hahaluan ko po yan ng kalahating kilong sunflower, 1 kilo na canary na plain. Imimix ko yan. Yan po ang ginagawa ko at yan po ang binibigay ko sa mga kinukondisyon ko na gagawin kong breeder na pinapataba. So kapag po na mga 12 days or kahit na 10 days, huhulihin ko yan. Kapag nahipo ko na okay na uli ang katawan, bilog-bilog na, aalisin ko na yung mix ng yon. Normal na uli ang patuka, African mix na lang. And then sa gulay, tatanggalin ko na rin po ang kangkong. Ang ibibigay ko na po dyan, dahil para sa breeding na yan, tanggalin na natin yung kangkong, dahil yon ay ginagamit lang natin sa pagkondisyon. Ibabalik natin sa gulay na malunggay. Sa gulay na malunggay, marami ang makukuhang nutrients. Tamang-tama yan sa mga breeder natin, na sa mga pares natin na gagawin nating breeder para sa mataas na tiyansa ng fertility ng mga itlog nila, dahil napakaraming nutrients ang nakukuha sa malunggay. So yan lang ang ginagawa natin. Napakasimple pero talagang epektibo yan, mga kaibon. Doon sa mga kaibon natin na nagtanong, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibon. Thank you po.